Praise the Lord. Thank you, Sister Vanessa. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Good morning po. At lahat po ng pinagpalang magsabing praise the Lord. Amen. Nasa huling topic po tayo, huling linggo na po ito ng July, nakarami na po tayo ng mga Bible character since June. And I hope nag-grow po tayo sa ating pananampalataya. Amen. No, matigas na lang po ang puso natin kung di po tayo nag-grow sa mga examples of faith na pinag-uusapan po natin magmula pa po kay Noah. But this June, ang mga pinag-uusapan po natin about the unfailing faith of Gideon, David, and last week po si Jehoshaphat na sa kanilang pagpupuri, pagsamba sa Panginoon, nanalo po sila sa gera. At hindi ko na po patatagalin kasi po medyo mahaba din po ito. The unfailing faith of Nehemiah ang ating pag-uusapan ngayon. Sino po nakakilala kay Nehemiah? O sige po, pakilala ko siya mamaya sa inyo. Okay, basta pag niyo lang po kung tutulugan, no? Si Nehemiah po ay isang cupbearer po ng isang Persian king Artaxerxes or sa ibang salin po, Ahasuerus po ang tawag po sa kanya sa hari ito ng Persia, na nagkaroon po siya ng matinding pagnanasa na i-build ang wall ng Jerusalem because we need to understand during the Bible times, ang mga walls sa city na fortified po ay karangalan po yon, honor po sa isang siyudad because it serves as protection, prosperity, peace sa isang lugar at hindi po kahihiyan po na walang bakod o sira ang bakod ng isang siyudad during that time. Ito po ang nangyari kay Nehemiah na binigay po ng Diyos sa puso niya na i-build niya ang wall na you will find out later na ang pagkaka-build po nito is talaga pong milagro. Ewan ko po kung nagpatayo na kayo ng bahay o ng bakod, pero ito po ay kakaiba po ito dahil ang mga bato ho noon, malalaki. Kung kahit po sa Wall of Jerusalem, makita nyo po doon, ang average po ho doon is nasa 50 tons. Ganun po kabigat ang isang, malaki po siyang parang sa mga pyramid. But anyway, makita po natin kung paano kumilos ang Diyos sa kay Nehemiah at saka sa mga tao pong kababayan niya na i-recruit niya upang i-build muli ang wall ng Jerusalem. Anyway, sa pong cupbearer po si Nehemiah, siya po ay, ang cupbearer po ito po yung kinakain muna, tinitikman muna ang pagkain at saka inumin ng hari para siguradong hindi po malason o magkasakit po ang hari. Because during that time, may mga nalalason na rin po. So, nangyari po ito during 445 BC. Before Christ, 445 years, no? Bago po dumating ang ating Panginoon. At dito po sa si Dr. Mazar, nakita po ito na inano po nila, no? Carbon dating po nila, exacto po sa date. Yung po mga remains po ng Wall of Jerusalem, exacto po sa date kung kailan po, isa po ito sa mga biblical, archaeological facts na magpapatunay na ang Bible po ay totoo at ang Bible po is accurate. Anyway, let me begin with Nehemiah chapter 1, verse 1 to 3. Sabi dito, the words of Nehemiah, son of Pakalaya, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile, and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po na binigyan niyo po kami muli ng buhay, ng kalakasan. Patuloy po namin kayong pinupuri, pinapasalamatan, niluluwalhati at sinasamba, Panginoon, dahil dapat po kayong papurihan at sambahin. Today, Heavenly Father, we ask you to bless us sa iyong mga salita. We allow you, Holy Spirit, to move to every individual na maunawaan po namin. Ikaw po talaga ang aming tagapagturo. Ako lamang po yung instrumento mo. Dalangin po namin, Panginoon, Holy Spirit, na
Paunawa niyo po sa aming mabuti, Panginoon, ang manangyari sa buhay ni Nehemiah sa kanyang pananampalataya upang ito rin po ay aming maging buhay at pananampalataya, Panginoon, kung paanong hindi sumuko si Nehemiah, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Nalalaman niyo po ang mga sitwasyon ng bawat isa sa amin. I pray, Lord, na maibsan po ang kabigatan ng sino mang may kabigatan. Lord, kagalingan ng sino mang may mga karamdaman, Panginoon. Financial breakthrough sa anumang pangangailangan, Lord, I pray for peace, your joy sa bawat isa. And as we receive your word, let there be healing, deliverance, and salvation tonight. Signs and wonders will follow them, they that believe. Salamat po. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Hallelujah. Praise God. Mahaba po ito. No? We could learn a lot from Nehemiah. But tatlong points lang po ang pag-uusapan po natin. I think this is enough for us na tayo po ay talagang mag-grow sa ating pananampalataya. And I pray na kapag meron tayong narinig na ito po ay atin, huwag po natin patigisin ang ating puso na ito po ay dapat lagay po natin sa ating puso at isipan na i-a-apply ko ito sa aking buhay. Amen. Kasi po lahat po ng salita ng Diyos na narinig po natin dito ay para sa atin po ito. Hindi po ito para kanino man, dapat po inuuna natin, ay para sa akin ito, huwag niyong isipin yan, ay sayang alayo kay, hindi po unay pa yung sarili para tayo po ay mag-grow. Amen. And that is not being selfish kasi gusto po ng Lord na tayo po talaga ay lumago sa ating pananampalataya. Hindi po tayo maging stagnant. Kasi po lahat ng stagnant, nabubulok. Amen. Dapat po tuloy-tuloy, nagpo-flow po tayo sa nais po ng ating Panginoon. So ito po ang nabasa po natin sa verse 1 to 3 na meron po, actually po, ang pagpunta po ni Nehemiah, ito po yung third journey ng mga exile. Buhat po nung si Nebuchadnezzar, sinira niya ang Israel, ang Juda, sinakop po niya, kinuha lahat ng mga gold. Nung kakilala niyo po si Nebuchadnezzar. Ang maunang journey po, una po kay Zerubbabel at kay, sino po yung isa? Zerubbabel, sino po yung, anyway, makanya po paningkulang ko ng katutud niya. Kilala niya. Aliyah, so panyo kanita, Zerubbabel. Sino po yung isa? Bago po si Nehemiah. Ezra, thank you. Yun po, no? So pangatlo po si Nehemiah at ang pinakamatagumpay sa lahat si Nehemiah po. But during this time, nandiyan pa rin po si Ezra kung babasahin niyo po ang book of Nehemiah, no? Pero si Nehemiah po ang main character po ng book of Nehemiah. Anyway, dito po makita ho natin na si Nehemiah, no, pong narinig niya yung bad news sa kanyang kapatid, no, at sa mga kasama po nito, ay nalungkot po siya. Dahil, sabi nga sa inyo, yung glory, yung honor po ng isang siyudad ay nasa mga wall. Dahil nandito ang peace, nandito ang prosperity, nandito ang kapayapaan ng mga tao. Kaya kawawa pong mga tao, dinadaanan po sila ng iba't ibang mga tao po doon, tinatawanan, na ang kanilang syudad ay napapasukan ng iba't ibang lahi. But anyway, ang unang ginawa po ni Nehemiah, Nehemiah had unfailing faith in God because number one, Nehemiah acted on behalf of his nation before God. No, talaga po, kumilos po si Nehemiah para po sa kanyang bansa, para sa kanyang mga kababayan, sa harapan po ng Panginoon. Ang unang pagkilos po niya, he prayed and fast para po si King Jehoshaphat. Dito po sa verse 4 to 6, kututuloy po natin ang kwento. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Ito po ang ginawa niya. No, mga ilang araw po siya nanangis po, umiyak po siya. He fasted and prayed before the God of heaven. Ang sabi po niya sa Panginoon, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps His covenant of love with those who love Him and keep His covenant, His commandments. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself,
and my father's family have committed against you. Ito po ang unang ginawa po ni Nehemiah. He sought the favor of the Lord by praying and fasting and confessing the sins of his nation Israel. Nung no pong buhay pa po si Missionary Eugene, ninang ko po siya sa kasal, no? Missionary po sa China, na isa po sa mga casualty po natin sa Manor Hotel during early 2000, I think 2003, kung if my memory serves me well, no? Tinuturo po niya sa amin to every prayer meeting, overnight prayer meeting po namin noon. Sinasabi niya, when we pray for our nation, humingi tayo ng tawad sa kasalanan ng nation natin, nasabi natin, patawarin mo kami na kami po ay makasalanan. Amen. Dahil isang bansa lang po tayo. When we get to heaven, ang Lord po, kung organized po ang tao, mas talagang organized ang Lord. Kung mababasa niyo po sa Book of Revelation, every tongue, every tribe, every people, every land, ang ibig sabihin po nito, no, organized ang Lord, kung ang taga mga Asia, mga Europe, nakaipon po yan. Kung Asia ho tayo, lahat ng taga-Pilipinas magkakasama. Kung lahat ng taga-Pilipinas, lahat ng mga taga-Pampanga, no, Angeles City, kung anong apelido mo, kung ikaw ang apelido mo, Carlos, Santiago, anuman, iniipon na niya kasi every tongue, every tribe. Ngayon po, na very organized ang Lord. Kaya nga yung mga kamag-anak po nating nauna sa atin sa langit, makikilala po natin. Makikilala po natin yung genealogy po natin kung saan talaga tayo nagmula. No, ito po yung ganyan po ka-organized po sa langit. Kaya nga po, marapat lamang, katulad ni Nehemiah, hindi po mali ang prayer ni Nehemiah dito. I confess the sins we Israelites, including myself. Makasalanan kami, Lord. Nagkasala ang bayan namin. Nagkasala. Alam po niyo po, kasalanan ng bayan po natin, kasama po tayo. But it doesn't mean na ito po i-account niya sa atin para sa salvation po natin. But tayo po ay apektado sa kasalanan ng ating mga leaders, ng ating bayan ng Pilipinas, kung ano po yung hindi magandang ginagawa po nila, kung may corruption po, apektado po tayo. Alam niyo po, kung walang corruption, libre po ang ospital, libre po ang pag-aaral. Maayos po ang lahat, kaya apektado po tayo. And kaya nga po, ang sabi po ni Paul, we need to pray for our emperors, our kings, that means our government leaders, that we may live a peaceful and quiet lives. Apektado po tayo. So, ito po yung ano natin. Now, ang bansa po natin ngayon, disastrous po ang nangyari because of the typhoon, super typhoon Karina, tsaka pinagsabayan po ng habagat pa. Kaya ganyan po kagrabe. Tayo pong taga Angeles City, mapalad po tayo. Just imagine ang nangyari po sa kanila. Yung iba po, kalalabas lang ng sasakyan po nila. I do believe, meron po sigurong kagagawa lang ng bahay nila, meron po sigurong kabibili lang ng sofa. Pero ngayon lang po nangyari ito, especially sa southern land, sa Manila po, na halos binaha po. Kaya nga po yung announcement kanina na tayo po ay tumulong. Binagbigay na po tayo ng tulong sa Operation Blessing ang ating church. Pero tutulong pa rin po tayo dahil nangangailangan po ng maraming tulong po. Amen. Salamat po sa ilang amen. Ang sabi po ng Lord, it's better to give than to receive. Why? Ang ibig sabihin nito, mas maganda nang ikaw ang tumutulong kesa ikaw ang tinutulungan. Amen. Mapalad po tayo. Maganda na tayong tumutulong. Sabi nga sa misis ko, bukas magbigay tayo sa typhoon. Yan natin sa bank. No, kasi pag kinausap po ang misis ko, that means medyo malaking amount ang dapat ibigay. Kasi siya po ang bankera. No? And I do believe po kasi, ako po talagang naniniwala po ako na hindi kawalan ang pagbibigay. The more you give, the more you will receive. Napatunay na po namin to ng misis ko sa buhay po namin. Sa buti nga po ngayon, halos libre na ang dialysis. Praise the Lord. Pero during the first years, noon po ay ako, marami pong namamatay sa mga kasama ko dahil dapat pipila pa sa mga governor, sa mga PCSO dahil kung minsan 3 months pa lang, exhausted na ang PhilHealth. Pero ngayon po, mabuti po ang Lord. Pero napatunayan po namin kahit po mahirap ang at mahal ang magdialis, mahal ang gamot po, no? Hindi po nakita po namin na the more you give, the more you will receive.
Kapag pray ka lang ng pray, pero hindi mo ginagawa yung principle, the principle of giving, hindi ka makaka-receive. Your prayer is in vain. Your prayer is dead. Your faith is dead. Si Nehemiah po, nag-pray po siya. He confessed the sins of his people. Pero hindi lang po hanggang doon. Nagplano po siya na dapat magpaalam ako sa hari para ma-build ko ang aming bayan muli. Tuloy pa natin kwenta. So, ito po yung prayer with action po ni Nehemiah. Sa verse 11, let your ear, ang sabi po niya dito sa prayer niya, be attentive to the prayer of this your servant, ang sabi niya dyan, and to the prayer of your servants, no, sabi po dyan, who delight in revering your name. Give your servant success today. Ang prayer po niya, ngayong araw na ito, meron siyang plano. During this time, sa araw na ito na nagpe-pray si Nehemiah, may plano po siyang kausapin niya ang hari. Sabi niya, give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was a cupbearer to the king. Referring to King Artaxerxes. No? Ito po ang kausap niya. So, Nehemiah did not limit only his faith by just prayer. Alam niyo po, kung pray ka lang ng pray at wala kang ginagawa, wala pong saysay po yan. Remember mo yung po kay Moses? Nagpe-pray siya, Lord, nandyan na po yung mga kalaban. Sabi niya, ng Lord, anong iniiyak-iyak mo dyan, Moses? Tumayo ka. Hatiin mo ang dagat. Gawin mo ang sinabi mo. Many times, puro lang po tayo prayer, kaya walang nangyayari. Faith without works is what? Dead. Kung ano, kung nagpe-pray ka ng trabaho at nasa bahay ka lang, ba? O kung na klase kang tao, ne? Kung nagpe-pray ka ng trabaho, pag-pray mo, Lord, gusto ko po ng magandang trabaho, tumayo ka at ilid mo ako, Lord, kung saan company ako pupunta. Amen. Eh, pwede tang mag-pray ka tapos manalbe na ka Netflix at wala yung gagawin ng ginawa mo. No, kung ako yung kami, sagapantak eh. No. Hindi po pwede ganun ang Kristiyano. Pag nag-pray ka, kung anong pinag-pray mo, umaksyon ka. Yun ang tunay na pananampalataya. So sabi niya, Lord, bigyan mo ko ng favor ngayon, kakausapin ko ang hari. Dahil siya po ay cupbearer, no? Tuloy po natin ng kwento sa chapter 2 na ho tayo. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in the presence before, sabi in his presence before, so the king asked me, alam niyo po, niminsan hindi pa daw naging malungkot si Nehemiah. Ibig sabihin po nito, si Nehemiah, lagi po siyang masaya. Amen. Laging merong ngiti. Naalala ko po ang ating isa sa mga pastor na sa America, nasa Hawaii na po, yung sa Pastor Edwin. Lalo na po nung isa sa janitor pa po siya. Teenager pa po ako. Wala, hindi pa po siya nakitang hindi nakangiti. Kilala niyo pa po si Pastor Edwin. No, pag nakita ka niya, anong balita? Buldit baluga ako naman kayo. No? Ano ba? Lagi po siyang nakangiti. I do believe si Nehemiah ito po. Bakit po? No, hindi na tayo mapupunta sa Nehemiah 8:10. Pero sabi po sa Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is your strength. Nanghihinaan ang mga kasama niya dito, no? Na sinasabi niya, do not be grieved. Sabi niya, Nehemiah said, go enjoy choice food. No, kain kayo ng mga sweets, ng mga fat. This day is... Mimwa kayo ka na ako. Ano? Mamasa kayo rin ba ngayon, Gadalis? Sabi niyan, this day is solely to our Lord. Sabi niyan, do not grieve for the joy of the Lord is your strength. Ito po ang sikreto ni Nehemiah, bakit siya malakas. Ano man po ang nararamdaman niya, ano man po ang inyong problema, no, the joy of the Lord is your strength. Hindi po ibig sabihin to na ang kagalakan ng Panginoon. No, sa Tagalog nito, ang kagalakan sa Panginoon. Psalm 37:4, delight yourself in the Lord. Magpakiligaya ka sa Panginoon. And He will give you the desires of your heart. If you choose to be joyful today, kahit anong problema, kahit anong nararanasan mo, kahit wala ka pang tulog, katulad ko po, kahit may mga karamdaman kang nararamdaman, if you choose to be joyful, ikaw ay lalakas. Amen ho ba? Hindi pa nakitang malungkot si Nehemiah.
This is very important po sa atin na tayo po ay maging joyful. Kahit may problema ho tayo. Ano po sabi po sa Philippians 4:4? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. 1 Thessalonians 5:16. No, always rejoice. Pray continually. Always rejoice. And give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Alam niyo po, ito po ang natutunan ko sa aking buhay bilang dialysis patient for 17 and a half years. Na kapag masakit po ang aking nararamdaman, inaalala ko po yung the joy of the Lord is my strength. Yung magalak ka sa Panginoon dahil alam mo, kahit may problema ka, panalo ka na sa Panginoon. Kailangan lang tayo, katulad ng pinag-aralan po natin last week, kailangan lang po tayong lumaban. Fight the good fight of faith. Dumaban po tayo. Huwag tayong bibigay sa diablo. Ano man pong anxiety, ano man worry, ano man pong problema ang binabato niya sa atin, we have a choice. To be joyful always is a choice. Si Nehemiah, pinili niya ngayong maging malungkot. Sinadya niya po ito. Kasi po, para mapansin ng hari. No, tingnan po natin, no? Ang sabi niya ho dito, sa binabasa po natin, I had not been sad in his presence before, so the king asked me, why does your face look so sad? So natagumpay po si Nehemiah, napansin po ng hari, when you are not, bakit napakalungkot ng pagmumukha mo? Wala ka naman sakit. This can be nothing but sadness of heart. So broken-hearted po si Nehemiah because of what happened to their city, Jerusalem. Sabi ni Nehemiah, I was very much afraid. Bakit siya natakot? Kasi meron siyang sasabihin. Hindi siya natakot sa sinabi ng hari. Kasi sabi niya, but I said to the king, may the king live forever. Ito po yung kinakatakutan niya. Ano po siya? Kasi during the biblical times, hindi ka pwedeng magsalita sa hari kung hindi ka niya pinapayagan. Hindi ka man pwedeng umentra sa presence ng hari kung hindi niya binababa ang scepter niya, kundi pwede kang mamatay. Kaya nga sabi niya, I was very much afraid kasi magsasalita na siya, lalakasan niya ang kanyang loob. So ninakasan po niya ang kanyang loob, may the king live forever, why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire? Bakit di po ako malulungkot yung syudad kung saan nakaburo lang aking mga ninuno, no, ang aming sitting ito na yung kanyang mga kanyang wall ay sira-sira po, ang kanyang mga gates nasunog po, no? Bakit di po ako malulungkot? Then sabi po ng king, the king said to me, what is it you want? Ano ang gusto mo? Favor po ito. Then sabi po dito, then I prayed to God of heaven. Siguro habang kinakausap niya, Lord, eto na. Bigyan mo akong favor, bigyan mo akong wisdom. Anong sasabihin ko sa hari? Mga ilang segundo lang po yun. And then, ang sabi, sumagot kagad si Nehemiah. Ang sabi niya, and I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried so that I can rebuild it. Kung nais po ng hari at meron po akong pabor po sa inyo, pwede niyo ho ba akong papuntahanin sa payagan na bumalik, pumunta sa aking bayan para ma-rebuild ko po ang aking bayan? And then, ano po ang sabi ng hari? Then the king and the queen sitting beside him asked me, how long will your journey take? And when will you get back? It pleased the king to send me, so I send the time. Alam niyo po, ang sabi ng hari, ilang araw kang absent. Ang trabaho po ni Nehemiah ay napaka-importante. Dahil nakasalalay po ang buhay po ni Haring Artaxerxes. Hindi pwedeng basta-basta palitan. Ibig sabihin po nito, si Nehemiah, pinagkatiwalaan po si Nehemiah ng buhay ng hari. Kasi nga po, bago malason ang hari o magkasakit siya, si Nehemiah muna ang malalason dun sa pagkain po niya. And I do believe si Artaxerxes, he learned about Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, kung gaano po sila ka-favor during the Babylonian Empire. Tapos sinakop po ng Persia ang Babylonia, so Persia po ang nagahari during this time. So ang Persia po ngayon dito, ang hari po pagtapos po ni Cyrus, si Artaxerxes. No? Kung alam niyo po ang kwento,
Maganda po, binabasa niyo po ang Bible para hindi po kami nahirapan nag-explain ng todo ho dito. I'm sure yung kayong alam niyo ang kwento, nakakasunod po kayo. Pero yung iba, I'm sure din, medyo nahirapan kayo, but let the Holy Spirit makuha niyo po ang message po dito. So, alam niyo po, ang absent po ni Ahuno dito, hindi po 3 days, hindi 1 week. Because 800 miles ang layo po ng Persia o ng Iran, Iran po ang Persia po ngayon, at ng Iraq sa Israel. During the time ng mga Magi na bumisit kay Jesus, ilang buwan po silang naglalakbay kasi hindi pa po nila alam, hindi po sila nag-shortcut. May mga bantay na sa, anong tawag ho dito, sa Euphrates River. Pero dito ho, 800 miles, nasa 1.2 kilometers, no? From Pagudpud po ito hanggang south. Ganyan po kahaba po ang lakbay po nito. During that time, walang bus, walang eroplano, walang sasakyan, camel, kabayo, donkey. Ito po yung mode of transportation po nila. So, nalalaman ng hari na mawawala po siya maybe months or years. Pero pinayagan. Bakit? Anong ginawa po ni Nehemiah? Ang unang ginawa niya, nag-pray siya. Napakahalaga po ng prayer. Amen. Pero napakahalaga din, after you pray, dapat merong action. Amen. Hindi yung Lord, at tagal ko na nagpe-pray ng trabaho. Kailan ka ba naghanap? Yun ang tanong. Kailan ka tumayo? Kung ano man pong pinagpe-pray nyo, kailan ka nagkaroon ng action doon sa pinagpe-pray mo? Amen. So dito po si Nehemiah, nalugod po ang Diyos dahil hindi lang siya nag-pray, merong action na ginawa si Nehemiah. Kaya si Lord, binigyan siya ng favor. Alam niyo po, nung pinayagan siya ng hari, linakasan po ng loob niya, ano, naging makapal ng mukha po ni Nehemiah. Sabi niya, mahal na hari, beti bang bigyan mo rin po ako ng sulat sa governor ng Trans-Euphrates River para makadaan ako doon at hindi nila ako harangin at hindi nila ako anuman ang gawin nilang masama sa akin. So, wingi po siya ng letter sa mga governors ng Trans-Euphrates, no, para po siya payagang dumaan po at maka-shortcut at mabilis po siyang makapunta ng Jerusalem. At sabi po niya, bigyan mo rin po ako ng letter kay Asaph para bigyan din ako ng mga punong kahoy para ma-build ko yung mga gates po namin. Ganito po kakapal ang mukha po ni Nehemiah. Pag alam mong para sa Diyos, gagawin mo ang lahat. No? At alam, nakita ni Nehemiah, meron na akong pabor. So, ano na ito, sasabihin ko na lahat. Huwi ka tamo po, tangkay malaman rin. Ali po, okay na yan. May hana ka. Babsiko. Yung tutuna, liya pa yung damaran. Malaman rin niya po. Kukot na kanda na kapin eh. Chance mo na. Anong buri mo? Anong gusto mo? Kaya sabi dito, kailangan ko po ng mga timber, ng mga beams para i-build po yung mga gates sa citadel, ng maging temple po, sa temple po namin. Sabi dito, at pantayo ko po ng bahay. Basahin niyo po yan, nasa mga susunod na verse, no? Ay, di na po, mahaba po kasi siya. Isipin niyo po ito, sabi ni Nehemiah, para meron din po akong bahay pagdating ko doon, pantatayo ko po ng bahay. Ganito po kalakas ang loob. Ano pong ginawa ng hari? Sige, ibibigay ko lahat. Hindi lang niya binigyan pa ho siya ng escort, ng mga army, ng mga sundalo, papunta ng Jerusalem. Kaya nung dumating si Nehemiah, nagulat ang mga tao, kala nila kung sino yung Poncio Pilatong dumating. Nakakaraban po siya na may mga sundalo ng pinakamalakas na bansa during that time. Nagulat po sila na dumating po itong si Nehemiah na meron pong mga sundalong kasama po at may mga kagamitan para i-build ang wall. Just imagine kung gaano karami po yung mga troso, no, yung mga, kung meron mga semento po nun, mga bato na dala-dala po niya, mga materials for rebuilding the wall at saka yung mga gates. Just imagine kung gaano po kahaba po yung caravan po ni Nehemiah nung dumating po siya sa, ang tawag po dito, sa Jerusalem. Bakit po? Ito po kasi ay linagay ng Diyos sa kanyang puso. No, nasa 11:12, no, pagkatapos pong aprobahan po ng hari at bigyan po siya ng pabor ng mga sundalo pa, sabi po sa verse 11, I went to Jerusalem and after staying 3 days, tapos po siya ng pagyan ng 3 days, I set out during the night. Every night po, nagpupunta po siya sa Jerusalem. I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem.
Kaya po ginagawa ni Nehemiah ito kasi linagay ng Diyos sa puso niya na siya ang gumawa o mag-rebuild po ng wall ng Jerusalem. So there were no mounts or there were no rides. Wala po siyang ibang ride. Oh, I don't know kung anong ride, hindi po malinaw sa Bible, kung camel to, donkey or horse with me except the one I was riding on. So during the nights, may mga gabi pong umiikot po siya. So remember this, kaya nga po binili ni Nehemiah ito, binigay sa puso niya. So always remember, unfailing faith is acting upon the work God has put in your heart. Ano po yung nilagay ng Diyos sa inyong puso, sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, sa church, sa ministry, o sa mga typhoon victims ngayon, ano yung nilalagay ng Diyos sa mga puso po natin? Nalulugod ang Diyos kung ano yung nilagay niya sa puso po natin, gawin po natin. At you will find favor. Amen. Amen. Salamat po sa ilang amen lang. Tengelwa, labisang mag-amen. Kapag merong nilagay ang Diyos sa puso po niyo, gawin po ninyo. If you want to be blessed. Amen. Amen. Meron ka nala po, Lord. Born again nala. Number two, Nehemiah had unfailing faith in God because Nehemiah resisted strong oppositions to glorify God. Hindi po madali ang pagdating ni Nehemiah doon, pag-build din ng wall. Marami pong kaaway, maraming nang bubuli, maraming persecution. Even death threat ang mga hinarap po ni Nehemiah dito. So, nung si Sanballat, no, kilala niyo po si Sanballat, ito po yung mga terror po noon na nang bubuli kay ano, Sanballat, the Horonite, saka si Tobiah, the Ammonite. Narinig po nila na mayroong isang tao na dumating si Nehemiah na magtatanggol, magbibuild ng wall, nagalit po sila. Ayaw po nilang mayroong ganoon, lalo na nakita po nilang sinervey na ni Nehemiah. Kaya nung alam ni Nehemiah na nagalit itong mga nambubuli sa mga Hudyo, si Sanballat, no? Meron ba pangalan dito, Sanballat? Balatan niya po yun, inyamakan niya. Si Sanballat tsaka si Tobiah, si Tobias sa Tagalog po, no? No, kinausap po ni Nehemiah ang mga mayayaman sa Jerusalem, mga Hudyo po ito, mga priest at iba pang mga tao para i-build po ang wall. So nung kinausap po niya sa chapter 2 verse 17-20, sabi niya, "Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins and its gates have been burned with fire. Come let us build excuse me po. Come let us rebuild the wall of Jerusalem and we will no longer be in disgrace." Hali kayo kanya sa mga lahat ng mga tao ito, yung mga priests, nobles, official, lahat po ng mga Hudyo, kinausap niya. Buuin natin, itayo natin muli ang wall ng Jerusalem at hindi na tayo, wala na tayo sa nakakahiyang sitwasyon. And then sabi po sa verse 18, I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. Bakit po pumayag ang tao? Una, nakita po nilang dumating, no? Isa para po siyang isang diplomat, no? Dumating si Nehemiah. So, hindi siya basta-basta. Pangalawa, kinwento niya kung paano siyang merong daladalang mga materials to build the wall at may mga kasama siyang sundalo dahil sa favor sa Lord. Kaya nga, naniwala ang mga tao, sumunod ang mga tao. Hindi niya sinabing, "Oy, sino ka ba? Ba't ka nga?" Alam niyo po si Nehemiah, hindi siya doon pinanganak. Pinanganak po siya sa exile. Sa Babylon, sa Persia, sa bandang Iran, Iraq po yan. So, first time po nilang makita si Nehemiah po dito. Hindi po nila sinabing sino ka kasi nakita na po nila nung dumating siya. Isa po siyang parang diplomat at nung kinwento niya kung paanong meron siyang mga dalang mga kagamitan na hindi basta pwedeng bilhin na napakamahal. Now, alam po nila na siya po ang pinakamayaman sa time po ito. Kahit may mga mayaman po. Kaya po, naniwala po sila. So, tuloy po natin ang kwento. No? They replied, "Let us start rebuilding." Ang sabi po nila. So, they began this good work. But when Sanballat, the Horonite, and Tobiah, the Ammonite official, and Geshem, the Arab, ang sabi po, heard about it, they mocked and ridiculed us. No? Pinag-ano po sila, pinagmumura sila, kung ano-ano hindi magandang salita, no, tinawanan po sila. "What is this you are doing?" Ang sabi po nila, they asked, "Are you rebelling against the king?" I answered them by saying, sabi nila, "The God of heaven will give us success." Sumagot si Nehemiah, hindi po siya natakot. Kahit alam niyang ito yung mga terror. Kaya nga po, Nehemiah resisted strong oppositions to glorify God. Dito po yung point number two natin. The God of heaven will give us success.
We his servants will start rebuilding, but as for you, mag-start na kami mag-rebuild, pero kayo, kanya, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it. Wala kayong karapatan sa Jerusalem. Alam niyo po, ang Jerusalem, ito po ang pinaka-banal na syudad. Kaya hanggang ngayon, pinag-aawayan, magpangga ngayon, ng mga Muslim, ng mga Palestine, at saka ng mga Hudyo sa Jerusalem po. Hanggang ngayon po, sabi po na nagpunta sa mga Israel, pag nasa Jerusalem ka po, ibaw daw po ang pakiramdam. I don't know po. Kasi nga po ito yung lugar na the holiest city in the whole world, ang Jerusalem. Kaya sabi ni Nehemiah, itong banal na syudad na ito, wala kayong karapatan dito. So sinermonan po, no? Siguro nagulat po si Sanballat, si Tobias, at si Geshem, na ganito katapang so itong Nehemiah ito. Remember, si Nehemiah, walang experience sa sundalo. Cupbearer po siya. Taga, lalaklak mo yung balo na. Hindi po siya engineer, hindi siya architect, pero siya po ang magtatayo. No, kaya nga po ito yung itong meeting po niya sa mga tao na i-build, no, nag-build, binuild po. So nag-start na po silang mag-build ng wall. Lundag po tayo ng Nehemiah chapter 4 1 to 3. Sanballat was very angry when he learned that we were rebuilding the wall. Nakita na po nila na nagalit po si Sanballat no nakita po nilang nag-i-start na po silang i-build ang wall. He flew into a rage, no, talaga pong galit na galit siya, and mocked the Jews, saying in front of his friends and the Samaritan army officers. So nagmamayabang po si Sanballat, what does this bunch of poor feeble Jews think they are doing? Anong ginagawa nitong mga pobreng ito, na mga mahinang Hudyo ito, na ginagawa nila? No, talagang minamata po ni Sanballat ang mga Hudyo. Do they think they can build the wall in a single day by just offering a few sacrifices? Akala ba nila matatayo nila ang wall nila ng isang araw lang na sa kanilang pagsasakripisyo? Do they actually think they can make something of stones from rubbish heap and charred ones ones at that? Matatayo ba nila sa mga sirasirang bato at saka sa mga na sunog ng mga bato na sa isang araw itong gagawin nila? Then Tobiah, sa verse 3, Tobiah the Ammonite, who was standing beside him, remarked. Nagmayabang din po si Tobiah, no, best friend niya po ito. The stone wall would collapse even if a fox walk along the top of it. Yung tinatayo nilang pader nila yan, kahit nang yung lobo o yung asong gubat, dumaan dyan, masisira ang kanilang pader. Tapos imagine, tumatawa po silang lahat. Minamak po silang lahat. Pero hindi po sila nagpatinag. No, actually po, kahit po sa mga opposition na yan, nang bubuli sa kanila, half ng kanilang ng pader, nabuo na po nila. Sa verse 6, sabi po din, so we rebuilt the wall till all of it reached half its height, for the people worked with all their heart. The people worked with all their heart. Ano po, ano, remember, to work with all of our heart, to work with all of our hearts is to work enthusiastically. Kapag sinabi pong, love the Lord with all your heart, love the Lord enthusiastically, joyfully. Yan po ang ibig sabihin po sa ano po yan, sa Hebrew. Tingnan po natin sa NLT, no. Basahin po natin muli ang verse 6. At last the wall was completed to half its height around the entire city, for the people had worked with what? Enthusiasm. To work with all of our hearts is to work with enthusiasm. Yung excited ka, masaya ka. Why? Ito nga po yung sikreto ni Nehemiah. Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is your strength. Alam niyo po, nung bata tayo, yung mga bata dyan, kung mayroong bata man, kapag naglalaro ka, hindi ka napapagod. Takbo dito, takbo dito. Meron ka ng bat chain dito, di ho ba? No? May tinakang palid kini. Pero hindi ka napapagod. Bakit? Nag-e-enjoy ka naglalaro. Pero pag sinabi ng nanay mo, hoy, magugas ka na ng pinggan. Ako na naman.
Bakit po? Kapag masaya mong ginagawa ang isang bagay, kapag kayo masaya po kayo naglilinis ng bahay, mabilis, hindi nakakapagod. Meron po isa, minsan na nakapag-attend po ako sa CU ni Brother Jess, isa po sa mga CU niya, sabi niya, nung po minsan naglinis po kami ng mga aircon, dahil pinag-uusapan namin si Lord at masaya po kami, yung aircon na dapat na hindi namin maubos ng isang araw, half day lang natapos namin. Because kapag ginawa mo ang isang bagay para sa Panginoon at masaya kang ginagawa mo isang bagay, hindi ka ma-stress. Pero talaga lagi nang makini, puros na makini, panty, underwear, daya ko naman, kay, yan pa mo, nakasakit, magpalangi. Pag ganyan po ugali mo, magkasakit ka. Kapagal. Kaya nga po, kahit man anong po yung gawin po na, dapat excited ka. Ako po, I've learned to be enthusiastic sa lahat po ng pinapagawa ng Lord, kahit wala po akong tulog. No, dahil alam ko, ang pinaglilingkuran ko ay Diyos na buhay. Kaya sina Nehemiah at mga Hudyo po noon, ang sikreto po nila, yung joy of the Lord, yung kagalakan sa Panginoon. Choose to rejoice in the Lord always. Magtatagumpay ka. Kaya it's height ang sabi po dito. Now, alam niyo po gaano ba kahaba ito? 4 kilometers. Ang 4 kilometers, sinukat po namin sa Google, mula po dito sa church natin hanggang po sa McDo daw. 4.2 kilometers yun. Ganun kahaba ang wall. Now, gaano po kataas ito? 39 feet. Halos 40 feet. Ibig sabihin po nito, 20 feet, hindi po ganito yung half. 20 feet. Gaano kakapal? Now, una, gaano po kahaba? 4 kilometers. Gaano kataas? Halos 40 feet, 39 feet. So, nasa 20 feet po ang completion po niya. Gaano kakapal? 8.2 feet. Isang plywood po. Ganito po kalaki ang bakod. Wow. Nag-uumpisa pa lang po sila. Kaya galit na galit po ang mga kaaway. Why? Ano po sikreto? Because they work with all of their heart. They work enthusiastically. Amen. Kauli yun nung maglinis kong balihin. Ako, magsabi-sabi. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord. Yung inawit natin kanina. No? Amen? The joy of the Lord is your strength. Kaya nga po, nakumpleto ho nila ito. Sabi po sa Ephesians 6, 7 to 8, work with enthusiasm. Ano po ibig sabihin ng enthusiasm? With all of your heart. With all of your heart, it means being enthusiastic, being joyful. So, work with enthusiasm, work with all of your heart as though you were working for the Lord. Pag nagtatrabaho kayo, sa secular man yan, kung ano man trabaho mo, kung meron ka man boss na masungit, gawin mo ang trabaho mo para kay Lord, hindi para sa boss mong masungit. Bakit? Ang sabi po dyan, rather than for people, remember that the Lord will reward each one of us for the good we do, whether we are slaves or free. Manager ka man, or ikaw ay janitor ka man, kapag ginagawa mo yan kay Lord ang magpapala sa'yo. Alam niyo po, kung nag-attend kayo o nanonood kayo ng ating mga prayer meetings, meron po yung si Brother Serrano, nasabi ko na po, nakalimutan ko yung pangalan po niya, nasa minimum lang. Noong una po, wala sa minimum trabaho niya. Pero nasa minimum lang po ang kanyang sahod, pero nakapagpatapos po siya ng isang engineer at isang nurse. Huwag na po tayong lalayo. Si Pastor Edwin, janitor lang po siya ng church bago siya naging pastor. Napagtapos po niya ang kanyang dalawang anak, isang nurse at saka isang teacher. Bakit po? Kapag ginagawa mo para sa Diyos, pagpapalain ka ng Lord. Kapag kayo ngayon po nag-attend kayo, nagising kayo ng maaga, hindi nyo yung ginagawa para sa isang ritual o isang routine. Kasi Sunday ngayon, ginagawa natin to para sa Diyos kasi mahal natin ang Diyos. At siguradong pagpapalain kayo. Romans 12:11, sabi po dyan, never be lazy. Kilala yung lazy. Huwag kayong maging tamad. Actually po, kapag Kristiyano, bawal po ang tamad. Kaya sabi po ni Paul, huwag pakainin ang mga tamad. Never be lazy, but work hard. Sabi niyo po, work hard. Work hard and serve the Lord enthusiastically. Serve the Lord. Ano big sabihin po ng enthusiastically?
with all your heart. So no matter how challenging or strong the task may be, sabi po dyan, work with all your heart for the Lord. Bakit? Si Lord ang magpapala sa'yo. Bibigyan kanya ng kalakasan at yung trabahong na dapat one day mong gagawin, magagawa mo lang kahit 1 hour lang. When you serve the Lord enthusiastically. Amen. Nandiyan pa ho ba kayo? Number 3, Nehemiah had unfailing faith in God because Nehemiah strengthened his people through his faith in God. Nanlupay-pay po ang mga tauhan po ni Nehemiah. Sa kakabuli at saka po pagod na po sila. Kaya tuloy po natin ang kwento. Buriya po tuloy kayong kwento. Last point niya mo po yun eh. 8:22 pa mo. Pero medyo mahaba po ito. Nehemiah 4, verse 7. Sabi niya, but when Sanballat, Tobiah, and the Arabs, the Ammonites, and the people of Ashdod heard that the repairs of Jerusalem walls had gone ahead and that the gaps were being closed. Nung narinig po nila, ang dami po nila, no? Sanballat, Tobiah, Arabs, Ammonites, then the people of Ashdod, narinig po nila, nakukumpleto na, natatakpan na po yung mga gap ng wall. Sabi ko dito, they were very angry. Galit na galit po sila. So, nagplano po sila. Verse 8, they plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up trouble against that. Gusto po nilang gerahin ang Jerusalem. And then, but we prayed to our God. Alam niyo po, kapag mayroong trouble, pray. We prayed to our God, sabi ko dito, and posted a guard day and night to be... excuse me po. So they prayed to God at nagposte po sila ng mga gwardiya day and night, 24/7. 24/7 po nilang ginagawa po ito and night to meet para po yung threat ay ano po nila, no, mabantayan. Verse 10, meanwhile, the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out. Bakit po kasi nahati eh? Yung kalahati po nagbabantay. Napapagod na po sila. Sabi po ng mga laborers, ng mga tao, the strength of the laborers is giving out and there is so much rubble. Ang dami pang mga dumi na, alam niyo po, hindi ba basa nila itatayo ito kasi may yung mga gumuhong pader. Kailangan muna ng dinisin para maitayo po ng maayos. Sabi dito, there is so much rubble that we cannot rebuild the wall. Verse 11, all our enemies said, before they know it or see us, we will be right there among them and will kill them and put an end to their work. So tinakot po sila, papatayin pa sila, sabi po dito. Verse 12, but then the Jews who lived near them came and told us 10 times over. Inuulit-ulit po nito, 10 beses pa. Wherever you turn, they will attack us. Ito po sinasabi po nila, no? And then, verse 13, therefore, I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families with their swords, spears, and bows. So, pinakinggan po ni Nehemiah, niya sinabi, huwag kayong mag-alala, pabayaan niyo mga yan. Pinakinggan po niya yung mga hinahingi po ng kanyang mga kababayan. Sige, maglalagay ako ng mga gwardiya, ng mga sundalo dyan tayo maglalagay. Ang sabi niya, verse 14, after I look things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them. So pinalakas po ang pananampalataya ng mga tao ito. Huwag kayong matakot sa nasabi po ni Nehemiah. Remember the Lord, alalahanin niyo ang Panginoon who is great and awesome. Siya'y dakila. No, at walang katulad ng ating Panginoon. Sabi dito, and fight for your families, your sons and daughters, your wives and your homes. Sabi dito, our God will fight for our families, our people. Alalahanin niyo lang ang Panginoon. Ang sabi po dito. Alam niyo po, kung tutuloy po natin dyan, mahaba pa, no? Kwento ko na lang po sa inyo. So, ang ginawa po ni Nehemiah, half of his men, ginawa po niya ng mga tagabantay. And then po yung other half, ay ito po yung nagke-carry po o nagdadala po ng mga material, ng mga bato o ng mga kailangan na para sa mga rebuilder. At ito pong nagbubuhat po ng mga materials, habang nagbubuhat po sila, sa kaliwa po nila ay mga sandata para panlaban.
Lagi po silang ready. Kasi ito po yung lumalakad parito't paroon, no? And then, yung ano po, baka kasi mali yung pagkakakwento sa inyo, ang pagkakwento po sa amin nito nung bata kami, yung kalahati na nagtatrabaho, habak po nila sa kaliwang kamay ay panlaban, sandata, at sa kanang kamay, yung panggawa po ng ball. Hindi po lahat. So, yung unang phase po dito, yung kalahati ay naging sundalo. Pangalawang picture po dito, yung mga tawag po dito, excuse me po, Jesus name. Yung pong nagdadala ng mga materials, na nagbubuot ng materials para i-build ang wall, ito po yung may hawak na sa kaliwang kamay po nila, panlaban. Yung po mga taga-build ng wall, mga rebuilders po, ito po yung mga nagbi-build po gabit po ang dalawang kamay. So hindi po totoo yung mga, sabi nga, yung retang tinuro kaya kami yung Sunday school, no, pangatamad ikaw yung pong teacher o magkain-kain, mamasa kayong masales, eh, para istuyate ang tawag ho dito. Tama yung mga details. So another detail po dito ay yung mga rebuilders, meron po silang nakasuot ng mga espada habang ginagawa po nila ang wall. Nakuha niyo po yun. Patok ng anak sa tanas, in Jesus name. Mali. E ako payari. So, amen. So, ito po yung picture na ginawa po ni Nehemiah. Nag-assign po siya ng mga sundalo, mga tagabuhat, na readying lumaban. At yung mga gumagawa, meron din silang sword na suot-suot. Dito po sa verse 19, to 20, tuloy po natin ang kwento. Then I said to the nobles, the officials, and the rest of the people, the work is extensive and spread out, and we are widely separated from each other along the wall. Jesus' name. So, sabi ko dito sa verse 20, wherever you hear the sound of the trumpet, join us there, our God will fight for us. So, merong kasama si Nehemiah habang sinusupervise niya yan, ang wall na 4 kilometers, siguro po may sakay siyang kabayo, may kasama siyang ng pakakako ng trumpeta. Para kapag merong gera, mag-iipon-ipon sila para po mag-pray para ang Lord ang lumaban para sa kanila. Amen po ba? Ito po yung ginawa pong discarte ni... Remember si Nehemiah po, wala po siyang experience. Cupbearer po siya, pero binigyan siya ng wisdom ng Lord. Wisdom pa paano makipaglaban, wisdom pa paano mag-build ng wall. Ito po ang wisdom parang engineer at saka po architect, no? So ito po ang nangyari. Habang ginagawa po nila ito, si Sambalat po, no, na desperado na nagpadala ng sulat. Kaya ano, kwento ko na lang po, mahaba po ito. Nagpadala ng sulat kay ano, na sabi niya mag-usap tayo sa dito sa lugar na ito. Sabi ni Nehemiah, hindi kita harapin, marami pa kaming gagawin. 4 na beses po ito. Pero nung panlimang beses na sumulat po siya, ang sabi niya doon, alam ko ang ginagawa mo, gusto mong maging hari, no, at gusto mong magrebelde sa hari, at ikaw ang iupong hari. Sumagot po si Nehemiah sa verse 8 and 9. Sabi niya sa verse 8 and 9, I sent him this reply. So, nire-replyan naman po ni Nehemiah. Sabi niya, I sent him this reply. Nothing like that you are saying, is happening. You are just making it up out of your head. They were all trying to frighten us, thinking their hands will get too weak for the work and it will not be completed. Sulat niya. Imagination mo lang yan, gawa-gawa mo lang yan. Chismis lang yan. So ang unang marites po dito sa nabasa natin, si Sanbalat. Nagpakawala po siya ng chismis. Dahil ayaw po nila kasing makumpleto. Pero ang sabi diyan, but I prayed, now strengthen my hands. Sabi niya, Lord, strengthen my hands. And then napakarami po mga death threat na hinarap po sina Nehemiah. Pero alam niyo po, ilang araw po nilang nakumpleto. Gaano haba po yung pader? 4 kilometers. Gaano kataas? 39 feet. Gaano po kakapal? 8.2 feet. In 52 days, nakumpleto po nila.
Siguro rin alwakya kayo, nung engineer kayo, foreman kayo, ako maniwala. O siyempre, tao kayo. Yung ginawa kayo ni Diyos. Kaya faith to do this. Because with God, nothing is impossible. 52 days. Basahin po natin. Saan po natin mababasa yan? Nehemiah 6, 14, 16. Sabi niya, remember Tobiah and Sanballat, my God, because what they have done, remember also the prophet, Noadja, alam niyo po, pati mga propeta, nag-kontsa-kontsaba na para pabagsakin po si Nehemiah. And how she and the rest of the prophets have been trying to intimidate me. So the wall was completed. So the wall, bakit nagpe-pray po si Nehemiah dito? Sabi, so the wall was completed on the 25th of Elul in 52 days. 4 kilometers, 39 feet high, 8.2 feet wide. Wow! Bakit po? Dahil ang Diyos ang kumilos. Tingnan niyo po, bakit Diyos ang kumilos? Nakita ng mga kaaway nila ito. Verse 16, when all our enemies, sasabi po dyan, heard about this, all the surrounding nations, lahat po ng mga Arab nation na yan, sabi po dyan, were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of our God. Nakita po nila na ang gumawa sa kanilang kalagitnaan ay ang Diyos. Kaya nawala po yung self-confidence na, nawala po yung kayabangan ni Sanballat at Tobiah at lahat ng mga Arab nations, nawala yung kanilang tapang dahil nakita nila buhay ang Diyos ng mga Hudyo. Amen. Alam niyo po, kahit po sino po yung humarang sa ating pananampalataya, huwag tayong pabuli, huwag tayong pa-intimidate, magpatuloy po tayo. One day, makikita ng mga taong yan na buhay ang Diyos po natin. I remember nung first year of my dialysis, marami pong nagsabi sa akin na ano po, yung iba indirect, mamamatay ka na. Yung iba direkta, nakita na kita sa kabaong. Ganun po katindi. Wow, may bukyang sagapan. Kumbalo, nung nokarina yan, yun na ano ho, hindi, marami pong nag-discourage po sa akin, pero pinanghawakan ko po yung salita ng Diyos sa Psalms 118:17, I will not die but live, and I will declare what the Lord has done. Kaya buhay po ako ngayon, 17 and a half years na po. Hindi po ako natakot sa mga sinabi ng doktor. Ang sabi ng doktor sa akin, anytime mamamatay ka dahil malaki po ang puso ko. Pero yung puso ko, pinagaling po ng Lord. Blood pressure ko po, 120-70, 120-80. Since pandemic, dahil sa Diyos, walang imposible. Yung iba siguro tinatawanan to. Imposible yan, Pastor, 52 days. Imposible nga sa atin, kakulit mo. Sa Diyos, walang imposible. Kaya kung ano man yung ano natin, plano sa bahay po natin, sa trabaho natin, sa negosyo natin, sa pamilya natin, kung imposible mo yan, pagkakataon na ng Diyos na kumilos, magtiwala ka sa Diyos. The joy of the Lord is your strength. Magalak ka lang sa Panginoon. At yung inaakala mong matagal pang matapos, agad pong matatapos. Dahil with God, nothing is impossible. Amen. So you may have an impossible situation in your life, but with unfailing faith in God, nothing is impossible. Makinig ka lang sa Panginoon. Naalala niyo po, before tayo mag-take ng Holy Communion, no, naalala niyo po yung sina Peter naging isda. Sabi, throw your net on the right side. Lord, magdamag kaming nag-ano, wala kaming nakuhang isda. Few meters lang po sa shore, sabi ng Lord, throw your net on the right side of your boat. Nag-umapaw po yung isda. Tinawagan po pa po yung mga ibang bangka, halos lumubog po sila. Alam niyo po anong sinasabi nito? Yung pinagtatrabahuhan mo sa trabaho mo o sa abroad ng ilang dekada, pwedeng ibigay ng Diyos yan sa isang araw lang kung meron kang pagtitiwala sa Diyos. Yung magdamag na dapat na overnight na huli ni na Peter, no, hindi po nila mahuli ng ganung karami yon. Sa ilang minuto lang binigay ng Panginoon. Bakit? Nagtiwala sa salita ng Panginoon. Sabi ni Peter, dahil sinabi mo, Lord, susunod ako. Ano po ang sinasabi ng Diyos po sa inyo ngayon na nais, na dapat sundin nyo? Kapag sinunod nyo, walang magiging mahirap. Dahil sa Diyos, walang imposible. Amen! Nagpe-pray ka ng bahay, no? Baka 20 years ko pa maipon to, hindi mo 20 years lang. Baka sa 1 year lang, this year lang, ibigay ng Diyos. Nagpe-pray ka ng sakit kasi 1 million siya pa sa Panginoon, walang imposible.
magtiwala ka katulad ni Nehemiah. Hindi mo man 40, pero lahat 40 ng Lord. Sa Lord, walang imposible. Amen po ba? Sino nagpe-pray po ng bahay dito? Nagpe-pray ng negosyo? Nagpe-pray ng sasakyan? Mapatapos ang iyong mga anak? Magtiwala ka lang katulad ni Nehemiah. Ang pagtitiwala sa Diyos, papaano? Enthusiastically. Papaano enthusiastically? With all your heart. Anong with all your heart? Yung pong full of joy ka. Because the joy of the Lord is our strength. Amen! Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon. Mag-review po tayo. The unfailing faith of Nehemiah. Nehemiah acted on behalf of his nation before God. Nehemiah resisted strong oppositions to glorify God. And Nehemiah strengthened his people through his faith in God. Hallelujah. As we are being served, let faith arise as we worship Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.